Kamusta mga kabasketball? Usapan naman sa kabilang play-in tournament ang matchup ng number 9 and 10 Sacramento Kings sa Porok 9, Golden State Warriors sa Porok 10. Sino ang may advantage dito mga kabasketball? Alam natin rematch ito nung playoffs last season, di ba? Usaan tinanggal ng Golden State Warriors ang Sacramento Kings pero mabigat na laban 'yan, di ba? Game 7 niyang dalawa na yan at nanaig ang pagkabeterano ng Golden State Warriors. Pero pareho kaya ang kwento ngayong season na ito. Remember, one game lang ito. Knockout game. Play-in tournament pero advantage ng Sacramento Kings dito sa bahay nila gagawin kasi sila yung number 9 at ang Golden State Warriors number 10. Para sa mga mahilig tumalpak dyan at tambay ng mga sportsbook at game apps, pasok na sa Arena Plus. Bukod sa sportsbook at games, pwede mo pa mapanood ng live ang NBA, PBA at iba pang sports. Mag-register na. Scan lang ang QR code nito. Pero eto mga kabasketballs, ang major na factor going against the Sacramento Kings. Injured si Kevin Huerter, out for the season. Injured din yung kanilang isa pang primary ball handler na si Malik Monk. Tanda natin si Malik Monk naglalaro yan with force, no? Primary ball handler din yan, kamukha ni Fox, no? Secondary kay Fox pero parang primary na rin yun. At yan ang isa sa kanilang mga attackers at tumitira din yan sa tres. So ngayon anong mangyayari? Bibigat ang load nitong si De'Aaron Fox, which is medyo advantage yan sa Golden State Warriors dahil medyo nabawasan nga yung kanilang attacking threat. Pero nandyan pa rin si Sabonis. Tandaan natin, all-star yung mga yan. Si Fox, mga kabasketball, batang-bata pa yan. At medyo mahaba-haba pang kumbaga, resistensya niyan. No? Doon naman sa Golden State Warriors, ay tila nag-iisa na lamang ba itong si Steph Curry na all-star dahil nga itong si Draymond Green at si Klay Thompson ay hindi nakamuka na threat kagaya ng dati. Pero alam natin na hawak ng Golden State Warriors sa ngayon ang numero ng Sacramento Kings. Ang tanong dyan, eto, makakapagbigay ba ng magandang performance itong si Klay Thompson? Kailangan nila yan mga kabasketball. At isa pa, kung hindi man si Klay, ay dapat pumutok itong si Jonathan Kuminga magbigay ng mga 20, 25, 30 points. At si Draymond Green, importante yung kanyang rebounding, yung kanyang pag-assist dahil sa kanyang umiikot yung opensa. At syempre, konti-konting puntos kapag si Draymond Green pumutok yung kanyang outside game kasama pa ng kontribusyon nitong si Jonathan Kuminga na siyang pumapangalawa na kay Steph Curry bilang number 2 option. Siyempre si Steph Curry pa rin at 36 years old. Yan pa rin ang main threat nitong Golden State Warriors na kung sakaling mapigilan, sabihin natin mabawasan ang puntos si Steph Curry pero pumutok naman si Jonathan Kuminga. 3-point shooting nitong si Andrew Wiggins at ni Draymond Green at umambag pa itong si Klay ay delikado itong Sacramento Kings. Pero itong dalawa na to mga kabasketball ha, ang premium nito kung sino man ang mananalo dyan, no, ay ang matatalo sa Pelicans at Los Angeles Lakers. Yan ang medyo mabigat dyan. May dadaanan pa silang isa pang laro. At kung sakasakaling Lakers yun, yung matatalo sa Pelicans at Lakers na match up at Warriors ang makalusot, abay, dream matchup ito ng mga panatiko sa Pilipinas, Golden State Warriors versus Lakers. Pero kinakailangan mo nilang tagusan ang batang mabilis na Sacramento Kings sa bahay nito. Sino kaya mga kabasketball ang mananaig dyan sa Porok 9 at Porok 10? Ano sa palagay niyo mga kabasketball? Uulitin ba ng Golden State Warriors na patalsikin ng Sacramento Kings? O makakaganti naman ang Sacramento Kings this time around at sisipain ang Golden State Warriors? Pag-usapan na yan sa comment section. Sa mga mahilig tumalpak dyan, pasok na sa Arena Plus. Lahat ng paborito mong sports nandito sa Arena Plus. Para mag-register, scan lang ang QR code. At may bonus na 850 pesos para sa first-time users. Pwede mong ilaro sa sports o iba't ibang klaseng games sa loob ng Arena Plus. At ang maganda dyan ay pwede kang makapanood ng paborito mong sports kasama ang NBA at PBA sa loob ng app basta meron ka lang account. Kaya pasok na sa Arena Plus, scan lang ang QR code.
Ah!